Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapi di umano sa mundo ng social media. Tila tameme nga na naman sa Mätïndïng Bänät ni Attorney Salvador Pänelo si Boying Remulla. Dito natin makikita na tila hindi na nga tinatantanan itong si Remulla na ito hanggang siya ay bumaba sa kanyang pwesto. Dahil kung mapapansin kasi natin mga kababayan, ang mga kabalbalan sa DOJ ay mas lumalala pa, lalo na ang mga opisyales na nakakakita dahil ginagaya nila ang kanilang mga mastermind. Tila nakakalungkot nga ang nangyayari sa grupo ng DOJ dahil dito natin makikita na tila mas mataas pa nga sila sa batas at sila na ang may hawak. Lalong-lalo na nga daw di umano nung nakaupo sa pwesto si Remulla na ito. Sa kabilang banda ay tila sangkot na naman ang mga hanay ng mga lesbo sa mga kabalbalan na kanilang ginagawa dahil huli akto sa mga pangungotong, sa mga travelers at mga sasakyan. Tila ano na nga ba talaga ang nangyayari sa bansang Pilipinas at hindi nga ito pinapakialaman ng ating government. Ang nakakalungkot pa dito mga kaibigan ay talagang paninindigan na yata ni President Bongbong Marcos ang kanyang sinabi nung siya ay na-interview na hindi makikialam sa problema ng mga lesbo at mga DOJ. Sino nga ba ang may hawak dito? Tila mga sulsul kaya ang nasa paligid kaya naman walang magawa ang ating Pangulo at nagiging puppet president na lang ito. Ito ang Mätïndïng Bänät ng maraming netizen dahil sa kanyang pinapakita at ginagawa na hindi malaman-laman kung ano nga ba talaga ang kanyang ginagawa ngayon o nakaupo lang sa pwesto at kinakamkam na lang ang kayamanan ng mga Marcoses na iniwan ng kanyang ama. Dahil kung matatandaan natin, kung magpre-presidente lang si President Bongbong Marcos, sa kanya makukuha ang mga iniwang kayamanan ni Ferdinand E. Marcos. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo guys. No? Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi, good morning, kompleto yan ha. At magandang tanghali pala, tanghaw, mainit-init na tanghali. Naku, balik na naman tayo sa init, pero okay lang. Medyo okay naman yung mainit, wag lang yung masyadong uulan, no? Kasi nga kawawa din naman yung mga kababayan natin, no? Na bumabiyahe. Lalo na yung mga nakamotor, no, kawawa eh guys, eh, pag sobrang lakas ng ulan. Kaya ako, no, titiisin ko na lang yung mainit kasi ayaw kong mapinsa o ayaw kong maghihirap yung mga kababayan natin, lalo na yung mga Grab drivers, mga delivery, no, kawawa sila eh, no, pag sobrang lakas ng ulan. Pero kawawa din sila pag sobrang init naman. Ano ba ang lito? Nakakalito. Alright mga kaibigan, once again, happy Wednesday po. Bukas Thursday na naman at malapit na naman mag-Friday. Ang bilis ng panahon. Babati lang po tayo, no. Happy birthday po sa aking Junakis. Ayan, birthday kasi niya ngayon eh. Medyo konting handaan lang. Medyo ano lang, malaki na yung anak ko eh, nakaka-abroad na. Yun yung nag-a-abroad, no. Paalis na po yun sa ano, sa August, papunta po siya ng Amerika. Ayan po mga kaibigan, no. So happy birthday po sa aking anak na lalaki. Poging-pogi! Wala pang ano ha? Single pa ha? Single. O, sinong single dyan? Nireto yung anak eh, no? Sinong single dyan? Kawawa rin ang mga rambutan na naglalaglag. O, mga rambutan, oo, naglalaglagan pag malakas ang ulan, no? Susan Aviles, Jessica Bautista, God bless us all. Ayan, no? Andito na pala si Susan Aviles, Jessica Buenavista, Margarita Libon, Ariel Ribadon. Ayan. Okay mga kaibigan, no? Tirahin na kaagad natin to para medyo mahaba-haba yung mga topic natin ngayon mga kaibigan. Unahin muna natin itong mga lesbo. Itong mga walang kwentang mga lesbo. Oy, salamat ha sa mga bumati ha. Oo. Ayan, oh, dami bumati. Oh, ayan, oh, dami bumati. Oh. Alright mga kaibigan, unahin muna natin itong limang lesbo. Sus, mga pambihira naman itong mga lesbo na to. Oh. Walang kwenta. Ha? Lichen, hello! Ayan, ito po ha. Pakinggan po natin ito mga kaibigan. Na nakakasa itong mga lesbo na to eh. Parang walang ano eh. Ha? Parang hindi mga polis. Iginiit ng
ang limang pulis Maynila na idinadawit sa robbery extortion sa isang computer shop na hindi sila nangigil at lehitimo ang naging operasyon nila. Pero ang may-ari ng computer shop, tinawag na sinungaling ang mga pulis. Na sa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. hindi daw sila nangigil. Eh, meron ngang CCTV eh. Eh, di ba, napanood nyo yung ano? Di ba, napag-usapan na natin ito nung isang araw? Klarong-klaro sa CCTV, kitang-kita sila. Silang lima, palakad-lakad pang ganun. Akala mo, mga sanggano eh, no? Paganon-ganon po, palakad-lakad ng ganun. Akala mo, sila yung hari nung, sila yung mga ano, siga dun sa lugar na yun eh. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo nangikil? Eh, bakit nyo kinuha yung 40,000? Ano ibig sabihin nun? Kung hindi kayo nangikil, dapat walang nangyari doon sa computer shop. Diba? Hindi lang naman kikil ang ginawa nyo. Harassment din yun. O, pwede rin kayong kasuhan mo sa human rights. Dahil pinasok nyo yung private na lugar. I mean, hindi naman siguro private yun kasi nga computer shop eh. Pero, ang ginawa nila, parang forced entry kasi ang nangyari guys eh. So, meron pa rin paglabag. O, ba't kinuha nyo yung pera kung legit kayong operasyon na yan? Ay, naku talaga kayo. Nakakalito kayo. Ito, play natin guys. Lihitimo ang operasyon. Wow. Yan ang iginiit ng limang pulis na idinawit sa robbery extortion sa isang computer shop sa Sampaloc, Maynila. Voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang mga pulis na sina Police Staff Sergeant Ryan Pakulan, Police Staff Sergeant John Erwin Santiago Isaac, Police Corporal John Mark Dabukol, Patrolman John Lester Pagar at Patrolman Jeremiah Pascual. Handa raw sumalang sa anumang investigasyon ang mga pulis. We voluntarily submit ourselves sa aming minamahal na organization dahil po talaga open po kami sa kahit any kind of investigation na iaano ng aming organization. July 11 nang pasukin ng mga pulis na nakasibilyan noon ang computer shop na pag-aari ni Hermine Guido de la Cruz. Inakusahan umano ng mga pulis si de la Cruz na nag-ooperate ng illegal na pasugalan. Para hindi siya arestuhin, hiningi daw ng mga pulis ang higit 40,000 pisong pera at hard drive ng CCTV doon. Giit naman ng mga pulis, dumaan sa tamang proseso ang operasyon. May surveillance videos daw sila na nagpapatunay na merong illegal online casino sa computer shop. Meron din po kami mga ebidensyang hawak na nagpapatunay po na wala po kaming kasalanan. Nanindigan naman si de la Cruz na nangikil ang mga pulis at may testigo silang magpapatunay nito. Sinungaling yung pulis na yun. Sabi niya magbigay ka na lang ng pera para hindi ka na namin gumbalain pa. Meron pa pala silang ibang demand hindi ko para magdidiraw ako disturbuhin pa magbibigay na lang ako ng 4,000 a week. Tingin ni de la Cruz, ang tinutukoy ng mga pulis na illegal na sugal ay ang nilalaro ng ilang nagrerenta, bagay na hindi na raw nila kontrolado. Ang nilalaro nila yung parang slot machine eh. Slot machine yung umiikot-ikot na tatayaan sila ng piso, 5 piso, ganon. Wala kaming control dun sa yung mga naglalaro kasi kung ano-ano ang mga nilalaro nila dyan. Sa ngayon, naka-restrictive custody ang 5 pulis sa headquarters ng Manila Police District. While undergoing yung investigation or yung case nila, mananatili po sila dito, ma'am. Then nag-surrender na rin po sila ng kanilang mga firearms. Nasa piskalya na ang administrative case na grave misconduct at criminal case na robbery with intimidation laban sa 5 pulis. Ayun, ang dami niyong kaso tuloy. Mga lesbo kayo, nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo sa imahe ng PNP. Sinisira niyo ang institusyon. Ha? Kayong mga bugok. Di ba? 5 mga bugok, mga kaibigan, pag ihihalo mo to sa mga matitino, yung mga matitino magiging bugok na rin. Kaya dapat itong 5 na to ikulong, no? Ikasuhan. Tapos sasabihin mo, legit yung operasyon nyo. Eh may CCTV nga, kitang-kita kayo eh. Di ba? I mean, meron naman talaga mga operation guys, no? Ang mga ibang mga ano, no? Kasi nga, itong 5 na to, miyembro to sa operasyon din eh. 50 nga ang miyembro dito eh. Kaso lang, wala na po, tinanggal na po yung tax force na yon. Wala na, tinanggal na lahat, sinibak na lahat dahil sa 5 na to. Ha? 5 sila mga kaibigan, ha? 5. Dinamay pa nila yung bahigit 40 ng mga lesbo na miyembro po sa organization na yon. Dahil sa 5 na yan, nawalan pa sila ng operasyon. Itong mga kawawa naman yung mga mababait, matitino na miyembro ng isang task force. Dahil lang sa kanilang ginawa doon sa computer shop. Tapos sasabihin, hindi sila nangikil. Eh, kitang-kita nga kayo sa CCTV.
bakit nyo hiningi yung pera? Oh, kung hindi kayo nangikil, bakit nyo hiningi yung pera? At ni-threaten nyo pa sila, tinakot nyo pa. Para hindi hulihin, hindi nalang pusasan, o pagbigay ka nalang ng pera. Anong tawag dun? Di ba? Anong tawag dun? Yun ba'y okay? Okay ba sa inyo yun, guys? Nadoble ang sweldo ng mga PNP pero di pa sila nakontento. Yun nga eh. Kaya nga nilakihan yung sweldo nyo eh. Kaya nga dublado yung sweldo nyo. Ang panukala ni ano yan eh, panukala ni Pangulong Duterte, dublado ang sweldo ng mga Lespo, mga PNP, pati AFP. Sinadya yan ni Tatay Digong dahil ang trabaho nyo risky. At alam po ni Tatay Digong, naramdaman niya yung hirap, no? Yung hirap ng trabaho nila, mga kaibigan. Alam, ano yan eh, buhay yan eh. Tapos ganyan lang ang gagawin nyo? Bibiktimahin nyo yung mga kawawang mga civilian na walang kalaban-laban? Computer shop ba naman eh? Magkano lang kita? Ay, Diyos, niyo mariman. Dapat ibalik nyo yung pera. Diba? Magkano lang naman kita ng mga computer shop? Kakanain nyo pa. Siguro, pang beer house siguro nila yun. Diba? O baka nagastos na yung pera na yun. Oo, dami ding, oo, tama, no, menshihisyon, dami ding kasing asawa ng mga yan eh. Oo, mga kulasisi, hindi naman lahat, no, pero karamihan po talaga sa mga Lesbo guys, no, pulis matulis. Pulis matulis! So, bahala na kayong humuska dyan kung talagang legit ba yung sinasabi nila or ito po'y talagang lumulusot lang sila sa kaso kasi ang dami nilang kaso, mga kaibigan. Hindi sila makakalusot dito. Mga gahaman na pulis na at mga sumisira ng organisasyon nila. Oo, sinisira nila. Sinisira pati nila ang imahe ng PNP. Dahil institusyon yan eh. Ang PNP guys, part yan ng institusyon, no, na ating konstitusyon. At sinisira nyo pa. Kawawa naman yung iba na talagang matino, matinong pulis kasi marami din nang matino, no? Hindi naman lahat. Hindi naman natin pwedeng ilalahatin yan. Meron pa namang natitira na talagang nakikipaglaban sa katiwalian at nakikipaglaban po sa totoong nangyari. May mga ganong pulis eh. Pero itong klaseng pulis na to, oh, lima yan, no? Buti nga sumuko na, yung iba nagtago pa eh. Oh, buti nga sumuko silang lima. Ah, ito, kung hindi ako nagkakamali, pulis Sampaloc po to, mga kaibigan. Oh, sino ba taga Sampaloc dito? Oh, ito, itong lima na to, oh. Oh, di ba nakakahiya? Lalong nakakahiya. So, yun po guys, no? Sana po, no? Sana talaga mabago na yung mga yan. Hindi na po nila uulitin yung mga ganyang klaseng pag-oppress sa ating mga kababayan. Kasi po, pag ganyan ang ganyan ang mga less po natin, guys, wala na po magkatrabaho. Wala nang gusto mag-ano, wala nang gusto mag-negosyo. Kasi, matatakot na sila sa mga pulis, eh. Baka mamaya, kutungan lang sila, mangingiki lang sa kanila, at sasabihin po, bibigyan ko kayo ng protection, magbayad ka ng ganito, ganyan. May ganun eh. Totoo yun eh, sa mga palabas, totoo yun. Oo, tanggalin ang mga lahat ng mga benefits ng mga kawatan ng polis, yes. Tanggalin talaga para sigurado. Oye, Lichen, happy birthday. Birthday ng anak ko. Ayan, salamat Lichen ha. Nilbert Badiles, isama na rin ang kasong pagsisinungaling Sir Pudi at ipakain sa Terex para di pamarisan. Kung may T-Rex lang, ipakain natin. Di ba? Eh, mga, grabe pala ba kayo mga pamilya? Lulong din sa mga bisyo, o. Oh. Tama yan, menshihisyon. Lulong din sila sa bisyo, guys, eh. Karamihan din sa mga pulis, no? Lalo na yung mga ano, ha, yung mga medyo batikan, na, yung malaki na ang tiyan. Pag malaki na ang tiyan, guys, asahan nyo, marami ng ipon yan. Ipo na bisyo. Di ba? Marami din kayo, lalo na yung mga lumang pulis, yung mga ano, mga veterano o kaya yung mga high ranking. Kasi ito, may dalawa ditong patrolman eh. Imagine niyo ha, dalawang patrolman. Siguro kapapasok lang siguro to sa pulis. Tapos nangikil, sumama sila dun sa lima. Di ba nakakahiya, patrolman ka pa lang? Dawit ka na sa ganyan? So, edi wala ka na niyan. Baka tanggal ka pa sa serbisyo. Hindi ka man lang nakatikim ng at least ranggo man lang. Patrolman ka pa, sumama ka pa sa kanila. Ayan, dawit ka tuloy. Di ba? Nakakasar yung ganun guys eh. Imbis na tutulungan yung mga kababayan natin,
para labanan ang insurgency o kaya mga krimen, no, sa paligid natin, sa ating mga kapaligiran. Hindi, sila pa yung Jesus Mario, sila pa yung nangunguna. Oo, no, mga sugal, mga bisyo, no, dami, daming bisyo ang mga pulis. Pero hindi lahat, ah, once again, ah, hindi natin nila lahat ang mga pulis. Kasi sabi ko nga sa inyo, meron din naman mga matipino, no? Good afternoon, Brad Foody, Ned, Paul Soriano, yakis sa mga bebot. Ayan po mga kaibigan, ha? Bahala na kayong musga dyan, no? Pero kung ako ang tatanungin nyo, dapat talaga masampulan. Ikulong, kasuhan, para po may makita tayo na hindi po, wala pong kahit pulis ka pa, no, nobody is above the law. Okay? Ito na po ang ating isa pang topic, guys. Pag-usapan natin ito, ha. Isa pa to, eh. Itong pasaway din to. Puro pasaway ngayon, eh. O, ito. O, ayan. Inianunsyo ng House of Representatives na ang Radyo Television Malacañang o RTVM na ang mamamahala sa buong production ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 24. Ayon kay House Secretary General Reynaldo Velasco, ito ang napag-usapan nila kasama ng kinatawan ng Office of the President sa final interagency meeting na isinagawa kahapon. Una nang sinabi ni Velasco na si Presidential Advisor on Creative Communication, mm-hmm, Paul Soriano ang magiging direktor sa second SONA ni PBBM, ngunit binawi rin ito kamakailan. Na. Hindi na idinitalyo pa ni Velasco ang dahil kung bakit hindi na si Paul Soriano ang magiging direktor sa SONA. The RTBM will take care of it. In other words, yung mga veterano nila, sabi nila kayang-kaya nila yan, because these people, yung RTBM staff, all the events, no, where the president is a main guest or keynote speaker, silang nagko-cover, so they know what to do. Ayun po, breaking news mga kaibigan, no? Itong si Paul Soriano, ang ating pong presidential advisor ng creative. Wala na po guys, no? Tinanggal na po siya sa pagiging direktor ng pangalawang SONA. Ang tanong, bakit siya tinanggal? Bakit siya tinanggal po di? Okay, ayon po sa ating source mga kaibigan, ito po yung sagot dyan. Okay? Kaya po natin pag-uusapan to dahil napakatindi po ng connection ito guys, itong si Paul, napakatindi po ng connection niya doon sa nangyari sa DDB, no? Yung fiasco, yung sa Department of Tourism. Patungkol po ito doon sa video mga kaibigan. Yung video na pinalabas na kinuha lang pala nila o ninakaw lang pala nila yung mga stock footages doon. At nakagastos pa sila ng almost 50 million. Alright! Ganito guys, nilihim pala yon. Okay, ito po yung kwento dyan ha. Ito po yung kwento sa source natin. Hindi ko sinabing ito talaga nangyari ha. Ito lang po ang kwento sa atin. Okay, ganito yan ha. Makinig po tayong mabuti guys. Para hindi po tayong ma-fact check ha. Alright, nilihim pala. Ibig sabihin, ito palang si legal advisor ng natin, no? Advisor ng president natin sa creative po, no? Involved pala siya doon sa paggawa ng video, mga kaibigan. Ibig sabihin, siya pala ang gumawa noon. Kumbaga, siya, director siya guys eh. So, malamang sa malang, siya po yung nag-supervise or siya po yung nag-direct doon sa buong video na yon, no? Lahat yon, lahat ng nangyayari. Kasi nga, pag director ka guys, ikaw ang unang-unang, parang mas matindi ka pa sa editor eh. Siyempre may mga editor din yan, di ba? Oo, ganun, ini-edit nila. Pero ang nangyari po guys, parang naging one-man show. Ang ibig sabihin ng one-man show, inako niya lahat. Pati yung video, lahat-lahat, no? So, ibig sabihin, may alam siya doon sa mga stock footages na sinalsal doon sa, or pinasok doon sa video na yon, no? Yung sample video ko, no? Ha? Sample video ko, no? Kasi ang palabas nila, sample video lang yun eh. Hindi pa talaga yun yung talagang commercial. Pero, sample video na inilabas sa publiko. Sample video, pero yun ang ginamit. So, ibig sabihin, may nagsisinungaling. Hindi po siya sample. Okay? Hindi po siya sample. Kaya nga sample eh.
Sampol Soriano. Alright mga kaibigan, so ang dahilan po siguro sa pagkaano sa kanya, no, niligwak po siya, no, hindi na po siya ginamit as director ng pangalawang zona ni PBBM, siguro dahil doon. Kasi po guys, nilihim niya eh. Hindi mo na siya nag-ingay eh. Hinayaan niyang maingay, no, hinayaan niya yung ingay. Kumalat muna yung ingay. Nagkaroon kasi ng clamor, di ba? Hinayaan niya. Oh. Kunwari tahimik siya siguro, nako, sabi siguro, nako, nahuli ako ah. Nahuli yung gawa ko ah. So, ganun siguro sinabi niya, hindi natin alam ah. Eh, Inglesero pala yun. Oh my God! Oh my God! I was caught! Ganun, English eh. Inglesero yun, di ba? Si Paul. Ngayon mga kaibigan, ganito, no? Nung in-spread na po yung video mga kaibigan, no? Kumalat na. Wala na eh. Pag kumalat kasi guys, wala na. Hindi mo na makukuha yun eh. Hindi mo na mababalik, no? So, akala nila nakakalusot sila. So, syempre, kumalat na. Oh, bayaran na. Bayaran na kasi nga kumalat na yung video, ibig sabihin pumasok. Pumasok or patok sa masa. Kasi guys, ganito yan eh. Once po na-release ang video, ibig sabihin patok sa masa. Eh wala naman nagreklamo guys eh, wala naman nagsabi, basta may nakapanood ako, napanood ko nga yung video na yun. Wala nga akong reklamo eh. Kasi wala naman tayong alam. Ngayon, ang problema, meron pong matalas ang mata. Napansin yung mga stock footages na kinuha lang nila or ninakaw nila sa ibang mga ibang lugar, hindi po talaga sa Pilipinas. Doon po nagkaroon ng problema mga kaibigan. Ngayon, so ang pag-connect dito guys, no, para ma-connect natin lahat kung bakit po itong si Paul tinanggal na po tuluyan, no. Hindi na po siya ginamit sa zona, itong pangalawang zona. Dahil po guys, ang pinaka-ugat dito or ang pinaka-point, no, or pinaka-reason or one of the reasons, no, kaya po siya tinanggal tuluyan, dahil po guys, hinilihim niya yung budget, magkano ang nagamit doon. Nilihim. Dapat hindi ka naglilihim eh. Dapat sasabihin mo. Dahil guys, what if ha, ito ang sabi ko lang, what if ha, ano ba Tagalog ng what if? Paano, no, paano? Paano kung nakalusot yung video? Oh, paano ha? Hindi ko sinabing ano ha. Paano? What if kung nakalusot yung video? Ay di may kumita. Oh, see? Oh, nagets nyo? Kaya siguro tinanggal sa tuluyan doon sa pagiging direct niya. Eh, hindi ko naman alam no kung bakit talaga siya tinanggal. Sinabi lang tinanggal na siya, hindi na pinalitan na siya. At ang gagamit na po ang magiging director na po or ang magiging production na po nung zona ay ang RTVM. Yun talagang government na ano, hindi na po si Paul. So, yun po yung pinaka-story dun, guys. So, ang lesson lang dito mga kaibigan, sa susunod kasi, pag gumawa kayo ng ano, no, huwag yung ilihim. Sabihin nyo sa amin para malaman namin kung anong pinaggagawa nyo. Yan ang problema kasi sa inyo, eh, wala kayong transparency. Kung meron nang sana kayong transparency, no, ipapakita nyo sa amin, oh, kunwari, meron kayong bagong logo, oh, pakita nyo muna sa social media. Total, may Facebook naman eh. Di ba? Kahit Facebook na lang, huwag nyo gamitin yung YouTube. Oh, Facebook na lang kasi ang Facebook, madali lang gamitin eh. Lalo na pag may mga commercial-commercial, oh, ipakita nyo. Tapos, votation, no? Sabihin nyo sa mga tao, anong mas magandang logo? Oh, ayan. Di ba? Huwag nyo ilihim. Kasi pa the moment po na nilihim nyo, siguradong-sigurado, pagdating ng araw, ligwak kayo. Oh, ayun, nangyari kay Paul, ligwak. Di ba? Kawawa naman yung tao, wala na trabaho. So, mayaman naman yun. Huwag na mag-sona, wala namang maniniwala sa sabihin ni BBM. Oo, huwag na magsinungaling kasi napakasinungaling kasi. Yung kasi yung ayaw natin eh. Mahilig kasi kayo magsinungaling. Kaya po, imbis na yung maliit na problema, no? Itong administrasyon na to, maliit lang na problema. Hindi sinasabi, tinatago. Tapos at the end of the day, nalalaman din ng mga tao. Nalalaman din ng mga magagaling kasi meron tayong mga magagaling matataba ang utak eh. Di ba? Tago sila ng tago tapos maya-maya na huli din pala sila ng matataba ang utak. O di wala.
Ang magiging interpretation nun, nagsinungaling kayo. Nangurap kayo. Di ba? Mas interesting dito kaysa sona. Dito na lang kayo mag-sona. Margarita Libon, dual citizen si... Ah, dual pala si Paul? Ah, dual pala siya? Taray. Ibig sabihin, American citizen din pala siya. Baka tsara lang yan kasi pinsan naman ni Ma'am siya yan. Oo. Jane Nava. Oo, pinsan niya yan eh. Ang dami namang pinsan dito. Pati si House Speaker, pinsan din. Itong si Paul, pinsan din. Yung sa ano, sa smuggling, pinsan din. Sus Mario Josef, lahat na yata pinsan. Kaya palagi tayong may problema eh. Eh paano, puro pinsan. Hindi sila napapagalitan kasi pinsan ni ganito, pinsan ni ganyan, pinsan ni ganito. Oh, wala. Kaya po palaging, ang dami nating problema at corruption sa bayan na to kasi puro pinsan ang pinasok. Wala nang totoong ano. Di ba? Corruption is not something unusual in any branch of government. Kasi guys, ang corruption mga kaibigan, human condition kasi yan eh. Ang corruption guys, human condition, hindi naman siya government condition eh. Corruption is a human condition. Kaya kailangan, kung mayroon ng urap po guys, palitan ka agad. Pop! Sipak ka agad, palitan ka agad para hindi na kumalat. Magkakamag-anak na mga nakaupo ni BBM admin. Yun nga yung problema dun eh, kung magkakamag-anak. I mean, sa totoo lang, hindi naman tayo tutol dyan sa mga kamag-anak, no? Marami naman talaga tayong mga ganun, no? Kamag-anak ni ganito, diba yung mga pinapasa-pasa nila? Kasi sa amin, ganun din guys eh. Yung lolo ko, ganun. Tito ko, ganun. Pasa-pasa kasi yan guys eh. Wala lang tayong problema doon. Basta maayos lang magtrabaho, no? Maayos lang pamumuno. Basta public service lang talaga, no? Ang talagang pakay mo kasi government yan eh. Pero pag pinasukan na kasi ng ano, no? Corruption, tapos yung corruption ipapasa pa sa anak, tapos ipapasa sa apo, ipapasa... Lahat na lang ng kamag-anak, nangurap. Di ba? May ganun eh. May ganun politiko. Lahat ng kamag-anak, nangurap. Corruption. So, kaya po lalong lumalala ang corruption sa bayan natin. Hindi po siya na, wala pong solusyon. Kasi lahat eh. Lahat, karamihan, ginagawa nila eh. Kasi naiinggit. O, ginawa ni Pedro. Sasabihin, eh, butit pa si Pedro. Ang daming kotse, ang daming, ang laki ng bahay. Dahil, ang dami niyang ano, dami niyang pork barrel. Gayahin ko na rin. Well mga kababayan, makikita natin na tila sibak na naman si Paul sa kanilang pangalawang sona. Dito nga natin makikita na kahit papaano ay meron pa rin matitino na opisyales na pinaglalaban ang katotohanan. Kahit na pilit pinapabagsak ng mga korap na opisyales ng mga smuggling at hoarders sa bansang Pilipinas, ang mga ito ay patuloy pa rin ang pakikipagdigmaan nila para sa taong bayan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.